pera, pamahiin. Tara ating balikan at alamin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan click ang subscribe button at hit ang notification bell. Ang mga pamahiin ay mga paniniwala ng mga matatanda na karamihan ay hindi natin pinaniniwalaan. Pero bakit takot pa rin tayong hindi sundin? Napakarami nating mga pamahiin. At sa video ng ito, ating balikan at alamin ang ilang mga pamahiin patungkol sa pera. Sa modernong panahon, ang magkaroon ng maraming pera ay isang bagay na ating hinahangad. Kaya marami pa rin ang naniniwala sa mga pamahiin patungkol dito. Una, pampaswerte daw at nakakaakit ng enerhiya kung may nakatago kang 1,000. Ang mga mukha raw nina Jose Palianes Coda, Vicente P. Lim, at Jose Abad Santos ang umaakit ng swerte. Kaya wag na wag daw itong gagastusin. Alam nyo ba na sa lahat ng ating perang papel, tanging ang 1,000 lang ang walang larawan ng dating Pangulo. Sina Jose Palianes Coda, Vicente P. Lim, at Jose Abad Santos ang mga kilalang bayani noong World War II. Pangalawa, hindi mo dapat pulutin ang barya na iyong makikita sa daan dahil may kalakit daw itong kamalasan. Ayon sa matatanda, huwag pupulutin ang baryang makikita sa daan sa kadahilan ng may dala itong sumpa. Hindi dapat mapasakamay ng iba ang barya dahil may posibilidad na kung sino man ang tao na unang makakahawak dito ay mamalasin. Mayroon ding nagsabi na maaaring malipat sa taong pupulot ang naturang sumpa na galing na sa ibang tao na sinumpa ng kaaway nila. At ayon sa mga babaylan na may kinalaman sa paggawa at pagsira ng sumpa, isa sa mga paraan nila ay ang ikulong ang sumpa sa pamamagitan ng barya. Pangatlo, para hindi maubusan ng pera ang wallet, maglagay daw dito ng 3 piraso ng dahon ng laurel. Alam nyo ba na ang salitang laurel ay nagmula sa salitang Latin na laura, na ang ibig sabihin ay tagumpay? At ayon sa mga paniniwala, anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay ay maaari itong makatulong sa iyo. Maging ito man ay problema sa pananalapi, pag-ibig, trabaho, pamilya, kaibigan, ay kayang masolusyonan ng dahon ng laurel. Kung tila mabigat ang pasok sa iyo ng pera, kumuha lamang ng 3 dahon ng laurel at ilagay ito sa iyong wallet. Huwag mo itong tatanggalin kahit pa mabulok na ang mga dahon. Dahil hindi magtatagal, mapapansin mo na unti-unting pumapasok sa iyo ang mga biyaya. Pang-apat, huwag mag-aabutan ng pera sa bintana. Ayon sa paniniwala, malas kung ikaw ay magpapautang at ito ay iabot mo sa bintana. O kaya naman kung ikaw ay magbabayad ng utang at sa bintana mo rin iabot. Sa kadahilan ng ang mga bintana ay makipot, kaya magiging makipot rin ang daanan ng swerteng papasok. Panghuli, huwag magsasabi na wala kang pera. Talaga bang wala o takot lang mautangan? Ayon sa paniniwala, kahit konti na lang ang iyong pera, huwag kang magsasabi na wala kang pera. Dahil ang swerte ay magtatampo sa iyo. Mas maigi daw pang sabihin na wala kang barya o wala kang buo. Muli, dyan nagtatapos ang ating video at salamat sa panunood. Para sa inyong mga suggestions, please comment down below. Thank you.